Hey, what's up? Na magpapalit ako ng regenerator coolant kasi medyo matagal-tagal na rin yung gamit natin. Nakadalawang taon na ako, so kailangan ko na siyang palitan ng bagong regenerator coolant kasi kung saan-saan na 'to nakarating. So ang gagawin na natin, ito medyo malamig na siya. I-drain lang natin yung may drain plug doon sa baba. Tatanggalin natin 'yon. Tapos ang ginawa ko, bumili ako ng dalawang ganito ready to use anti-rust coolant. Ang ginawa ko, bumili ako ng dalawang ganito kasi yung isa gagamitin ko na pang flushing. Instead na bibili ako ng mineral water pang flushing, yung ganito ang pinili ko. So ito yung isa, oh. Yan. So dalawa yan, guys. Sapat na yan para ma-flushing yung ano. So hindi pa nga yan maubos yung isa, eh. Pagka drain, lalagyan natin, tapos papaandarin natin ulit pang 10 minutes. Pagkatapos 10 minutes para iikot yung ano, kasi yung nandun sa loob, pag drain mo, hindi yun lalabas lahat, eh. So kailangan mo siyang lalagyan ulit ng panibagong coolant para mag-circulate siya, tapos drain. Tapos dalawang beses, sakto na yung isang butas. Tapos ito na yung panglagay natin mamaya sa ating radiator. So, anti-rust, radiator coolant. Ready to use. So, yan lang. Para hindi na tayo magbabaya doon sa shop, eh, magkano rin yung labor niyan. At binili lang natin na sa mga 300. 300 yung isang ano. 1 gallon. Oh, 300 pesos yung 1 gallon. So 1 gallon is 4 liters yung laman. So okay na rin yun. Ang gagamitin natin na pang flushing yung coolant na rin para nakakatiyak tayo na hindi tayo makaka hindi natin masisira yung loob ng makina. Sabi nila, yung iba ang ginagamit nila water, yung kahit bumili ka ng mineral water dyan sa either 7-Eleven or ano, yung mga water station. Pero ako, wala na. Huwag na natin tipirin. Bumili na ako ng isa pang flushing. At saka, ito na rin yung ano, gagamitin natin mamaya pagkatapos. So, okay. So guys, ayan na. Na-wash out na natin kanina. Hindi na ako nakapag-video kasi wala akong cellphone holder. Ako lang din mag-isa. So, ayun na. So ito na yung kanyang drain plug sa mga 1 inches mahigit yung haba. So ilalagay na natin siya doon sa ilalim. Kasi ilalagay na, ipabalik na natin. Yan. So pahigpit siya, guys. Clockwise lang yung ikot hanggang sa humigpit. Yung drain plug natin, hindi siya steel. So hindi siya pwedeng higpitan ng sobra. Kailangan katamtaman lang kasi hindi naman yan siya ano, eh. Hindi naman siya sobrang higpit ang kailangan. So ayan na. Tapos dito na natin ilalagay yung radiator coolant. Yan. So ito na, lalawagan na natin. So ang paglagay nito, guys, dahan-dahan lang. So ingat lang talaga sa paglagay kasi wala tayong embudo, eh. Mas maganda sana kung may embudo para swak na swak. Pero okay lang yan. Kaya natin yan. So ayan na, guys, puno na siya. So start lang natin konti yung ating makina para bumaba siya kasi yung ibang part yan, wala pa siyang laman. So, pandaran lang natin ng konti para mawawala yung pagkapuno niya. So ayan na, nawala na yung ano. So dadagdagan pa natin siya.
Yun, oh. Tapos may natira konti. Ito, lalagyan natin to ng kulan. Pero hanggang dito lang siya sa... Ito yung kanyang level. Wag natin siyang punuin. Kasi yung binabalik niya dito, pupunta siya dito sa hose na maliit. Papasok siya dito. Ayun, ganun yun. Pagka uminit na siya ng hose to. Ito yung tinatawag na return. So, dito lang natin siya ilalagay. Yung konti. Kasi konting-konti na lang din yung laman ng... ano. So, ayan. Hindi siya pwedeng punuin ng sobra. Yung ano lang. So, ayan na guys. Tatakpan na natin. Tapos na tayo magpalit ng radiator coolant. DIY lang yan. Di na kailangan magbayad tayo ng labor doon sa shop. Bibili lang tayo ng coolant at manood lang tayo sa YouTube para kung paano magpalit ng radiator coolant. Basta wag iwasan lang maglagay ng tubig sa gripo. Kasi may mga chlorine yun na nagkakaroon ng ano yung radiator natin. Kalawang. So hanggang dito na lang. Bye-bye!